Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ito na lang pong muli si Mr. Vergoso noon as commander sa Tonas at Tornados upang magbagi sa inyo ng mga munting alaman patungkol sa karunungang team na ating binabaybay sa ngayon. Patungkol muli sa Tor na binabagi natin sa ng mga binagi din ng mga sinaunang maestro na ating binabaybay sa pangaraw-araw. Sabi ko nga sa inyo, mahalaga na matapos nyo ang pagdidibusyon at upang matanggap nyo ang inyong tinatawag nyo ng bas-bas. Upang sa ganun ay mapaganan yung mga bagay-bagay at ang ating babagi natin sa ngayon ay yung patungkol sa tinatawag nilang para ito sa mga taong nabasbasan na at meron na silang natanggap sa sarili nila ngunit may something pa na kulang sa kanila. Upang magamit yung mga susi ng Sator, pwede nyo itong magamit. Ibabahagi ko sa inyo yung limang susi ng Sator o limang susi na Bibliato ng Sator dash 1 na kaya magpasampa ng mga kalaban. Pwede mong matawag ito. Pero ang unang-una ay hilingin mo sa nag-iisang Diyos sa tunay, totoo na mabuti sa kaitasan, ang bisa ng mga Bibliatong ito. Ang tawag ko dito ay yung tinatawag nilang combination aura na tinatawag nilang formula ng isang bagay patungkol sa Sator na gagawa ka ng tinatawag nilang combination aura. Pag nakagawa ka ng combination aura, pwede mo itong iip sa isang papel, kaperasang papel, at pwede mo itong makakapagpasampa ito. Katulad halimbawa ng isang papel na ganito. Sasampulan ko kayo. Itong papel na ito, halimbawa ito, pwede mong usalin itong mga, itong ano, itong Bibliato na ito, na susi ng Sator dash 1. Pero kailangan, sabi ko nga sa iyo, bago kayo magsimula, ay makapagpuder, pondo at bakod na muna kayo. Nakapagbalabal na rin kayo. Para sa kaalaman na lahat, ang ibinahagi kong bagay na ito ay ginagamit ko ito sa aktual na pakikipag-spiritual kumbate na para malaman nyo lang. Para mas maintindihan nyo. Ngunit binabagi ko ito sa inyo sa ngayon dahil alam ko naman na medyo matagal na rin ang inyong pag-aaral patungo sa karunungang lihim, sa pundo ng karunungang lihim. At marapat lamang na ibahagi na ito sa inyo. Unang-una sabi ko sa iyo, hanapin nyo muna yung susi ng Sator dash 1. Pwede nyo rin gamitin yung susi ng Sator dash 2. On some point, pwede mo magamit yung dalawa na yan. Ang hinahanap natin, sabi ko nga sa inyo, na para magamit mo yan, para makapagpasampa ka. Pero sabi ko, take note ha, mas maganda na kompleto na kayo sa pagdidibusyon, kompleto na kayo lahat sa inyong mga, sa lahat, sa mundo ng spiritual, natanggap nyo na yung bas-bas, mas mainam yun, para mapaganan yung mga bagay na yan. Unang-una, ay hanapin nyo yung susi ng Sator na tinatawag nilang Arsuktum. Nasa susi ng Sator yan, dash 1. Sator Coronados yan. Hanapin nyo rin yung tinatawag nilang Emersocum. Hanapin nyo yan, isama nyo yan. Isama nyo rin yung tinatawag nilang Rimbeklamet. Para malaman nyo, sige, sasabihin ko lang mamaya yung visa nyan. Isama nyo rin yung susi na Amdator, pwede rin. O pwede nyo rin isama yung kasi yung Amdator, pwede rin isama yan. Tapos meron pa isa, yung bali kahit 6, pwede hanggang 6, hanggang 7 pwede. Isama nyo rin yung titawag ng Tutaraem at Aratum. Yan, okay. Para malinawalagan yung iba, isang papel ito, sa akin kasi pwede kong isulat yun. Pero sa inyo, mas mainam, mas maging madali. Mumit kayo ng isang papel, malinis sa papel, isulat nyo, gamitin nyo yung ballpen na talagang hindi pa ginagamit sa kahit anong panulat at papel na hindi pa nasusulatan na kahit minsan. Pwede nyo iusal dyan, pwede nyo rin isulat. Para sa gamay na nila ang paggamit ng mga susi ng Sator, pampasampa, ito yung papel na limbawa, uusalin mo dito. Pero sabi ko nga sa iyo, una mo nang gagawin nyo, magpoder, pondo at bakod muna kayo. Sa sarili nyo, magbalabal na rin kayo. Itong papel na to, uusalin mo dito yung titawag nilang Arsuktum para sa proteksyon. Rimbeklamet para sa visa dito, lunas. Babanggitin ko, Biblia to saka visa. Isunod mo yung Emersocum, tapos kaligtasan. Isunod mo yung titawag nilang Amdator, pwede rin. O isunod mo rin yung Amdator, kontra masamang poder. Tapos pwede rin yung Tutaraem, gamot, at saka yung Aratum sa kaligtasan. Kaligtasan naman yun. Okay. Pwede mong isulat dito, pwede mo rin ibulong. Pwede mo itong iipit ng papel na to. Kaya yung makakakita kayo ng mga manggagamot minsan, yung iba,
Hindi naman lahat pare, hindi naman lahat pare-pare, sabi ko nga sa inyo. Pero pag nakakita rin kayo ng mga papel na ganito, either inusalan nila yan o kaya naman ay binasagan nila ito. Babasagan mo kasi ito eh. Una mo nang gagawin, sabi ko nga sa inyo, mantraan mo muna ang mga susi na nabanggit ko. Yung tinatawag nilang arsoktom, rembeklamet, imersokom, tapos yung abdator, pwede rin, tutaraim, saka aratom. Kapag nabanggit mo yan, mamantraan mo yan ng 208 times throughout isa, hingin mo o hilingin mo ang bisan nito sa nag-iisang Diyos sa tunay ito na mabuti sa kitaasan, ang kapangyarihan nito. Napahintulutan ng mga gabay na yan. Pagkatapos, iusal mo dito. Tawagin mo sila Diyos sa parang, Sator, Arepo, pag namantraan mo na yan ng 108 times bawat isa, okay, kung gabay ka na nila, kilala ka na nila, pwede mong tawagin ng normal na tawag lang. Kahit hindi mo namantraan yan. Yun ang katotohanan dyan. Sa iba, sa mga hindi pa masyado nakakasubok, mamantraan mo yan. Pero pag talagang kilalang kilala ka na nila at talagang alam nila na ikaw ay kaisa nila, baka makatarungan ng pagpapasya mo, tutulungan ka ng mga gabay na yan, ng mga susi na yan, may mga bisa, bibliyato na yan. Ngayon, sabi ko nga sa iyo, unang gagawin mo, kapag nakakompleto mo yan, basagan mo yan ng, iusan mo yan dito sa paraan na Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sator, Arsoctum, Rembeklamet, Imersocum, tapos sama mo yung Amdator, Tutaraim, Aratum, Amen. Sama mo yan, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sator, Arsoctum, Rembeklamet, Imersocum, Amdator, pwede rin yan. Tutaraim, Aratum, Amen. Tatlong beses yun. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sator, Arsoctum, Rembeklamet, Imersocum, tapos sama mo yung Amdator, Tutaraim, Aratum, Amen. Saka masabi mo sa inyo po, nag-iisang Diyos na tunay na tunay na mabuti sa kitaasan, nawa po, ipagkaloob nyo sa akin ang bisa ng mga gabay na ito, upang makapagloob sila sa mismong gamit na ito na mapasampa ko ang kalaban o matawag ko ang kalaban sa parang tatawagin sila gamit ang bagay na ito. Tapos pag nahiling mo yung hipan mo tatlong beses, tapos para mas mapalakas mo pa ito, itong bagay ito, pag nahingi mo ito, babasagan mo pa ulit ito ng mahaba man ang proseso, pero walang problema. Mas maganda kung gusto nyo mang gagamot kayo na session box na damihan nyo na para pang ipit nyo to. Pag na, ano nyo na yan, na banggit nyo na yan, basagan mo to ng 25 basa na Sator, pangwasak, tamasasamang galing at panghiling sa mabubuting bagay. Gagawin mo, sabi mo, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sator, Shaddai, Adonai, Ted, Ekam, Omunsyon, Rexal, Elohim, Rekmeal, Elohim, Peli, Olam, Tetragamaton, Ehiya, Nigaon, Elono, Tora, Obela, Paltiobel, Eliam, Robiel, Agla, Rosoel, Ososelas, Toon, Nagatusfei, Sebeto, Yosua, Amaseya, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sator, Shaddai, Adonai, Tad, Ekam, Omunsyon, Rexal, Elohim, Rekmeal, Elohim, Pele, Olam, Tetragramaton, Ehehia, Nigaon, Elono, Tora, Avila, Pantiumel, Eliam, Rapiel, Agla, Rosoel, Soselas, Toon, Otosway, Sebeto, Yosua, Amaseya, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Sator, Shaddai, Adonai, Tad, Ekam, Omunsyon, Rexal, Elohim, Rekmeal, Elohim, Pele, Olam, Tetragramaton, Ehihia, Nigaon, Elono, Tora, Obeda, Pantiumel, Eliam, Rapiel, Agla, Rosoel, Ososelas, Toon, Nagatosway, Sibeto, Yosua, Amaseya. Nawa po, sa inyo po, lahat ng mga lihim ng pangalan na nakapaloob sa kapangyarihan ng Sator, sabi mo ngayon na nawa po ay bigyan ng lakas po ng bisa ng ang gamit na ito upang magamit ko sa aking pakikipag-spiritual kumbate at magamit ko sa aking pagmimisyon. Saka po hihipan yung tatlong beses to. Sapagkat sabi ko nga, kukonsagrain mo yan at binasaga mo pa 25 mabasa kayan, tinawag mo pa yung mga gabay ng susi ng Sator ng Daswan para sa unang-una, arsoktum, protection. Tinawag mo yan, yung rembeklamet sa lunas, imersokum sa kaligtasan, amdator kontra sa masamang poder, at tatarayim naman sa panggamot, gamot, at yung aratom naman yung kaligtasan. Kompleto ng basag itong papel na to. Ngayon ang gagawin mo to, pag nakonsagra mo na yan, di ba? Nakonsagra natin, binasagan mo na yung 25 basag na Sator, pangwasak na masasamang galing at panghiling sa mabubuting bagay. Pag giniling mo na sa dakilang isa to na mapagana, sa yung no, basbasan nyo po ito, o dakilang isa na mabuti sa kitasan, upang magamit yung panggamot, magamit yung pagpasampa at magamit yung pangipit
o maging instrumento ko ito para magamit ito na matawag ko ito. Matawag ko mismo yung mismong gumagambala sa pasyente na ito kung sino man itong tao na ito sa kamulipan ng tatlong beses. At kailangan buo yung pangalan ng pasyente para matawag nyo na sa pamamagitan na ito, mapapasampan nyo yung mismong gumagambala sa kanya. Pwede mo na itong iipit sa mga sa daliri, sa paa, pwede rin. Itong papel na ito, pwede mong iipit sa daliri ito na kagano'n. Mapapasampan mo yan kung sino man yung gumagambala dyan. Yan. Para mas maintindihan nyo lang, binabahagi ko ito, sabi ko nga sa inyo. Sapagkat alam ko matagal na kayo sa mundo ng spiritual, mas mainam na rin sabi ko nga sa inyo na unti-unti ay gabayan pa kayo ng usto. Baka mat sabi ko nga sa inyo, may mga bagay na iba yung pamamaraan din ng iba, pero ang binabahagi ko nga tungkol sa Saturn na tinatawag. Ang Saturn na makalumang Saturn na binahagi ng mga sinaunang maestro na binaybay ko at binaybay din ng iba na binabahagi natin sa ngayon. Gamit ang papel na ito, makakapagpasampa kayo. Pwede rin ang susi. Pwede rin. Pwede rin ang balahibo ng ibon. Gamitin mo rin yung pamamaraan na ginamit ko. Pero sabi ko nga sa inyo, siguraduhin nyo, magbibigay ako ng babala, siguraduhin nyo na bago nyo gamitin itong mga bagay na ito, ay nabasbasan na kayo at nakompleto kayo sa powder, pondo, bakod at balabal sa sarili, nakompleto nyo na lahat yung mga yan. At talagang ramdam nyo talaga na tinanggap nyo ng basbas. Kasi ang spiritual combat ay labanan talaga yan. Hindi basta-basta yung laban na yan, sabi ko nga sa inyo. Kaya dapat maging handa kayo. Para sa mga baguhan, sabi ko nga sa inyo, ay pwede nyo subukan, pero sabi ko nga, mahalaga na siguraduhin nyo muna sa sarili nyo kung talagang natanggap nyo ng basbas. Kasi mahirap din yung biglang gusto mong subukan tapos biglang na matatakot ka. Hindi din pwede yung ganun. Alisin nyo po ang takot sa sarili nyo. Alisin nyo na yan, yung takot na yan. Kasi hindi malaga yung takot. Kasi pag yung kakainin ka ng takot, hindi mo may tutuloy yung pagmimission mo. Ngayon, kapag napasampan nyo na yan, maraming uri na pamarusa, bigyan ko kayo ng sample, pwede mong gamitin yung pamarusa na, sabi ko, kung napaspasan ka na, gamit ang mga gamay mo, pwede mong tumawag ng, tawagin mo mga gamay mo, pwede mong, may mga pamarusa din na may mga babagay, na gamitin mo yung Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Jesus, Salvame. Hihip mo din sa daliri mo, itarak mo sa leg ng kalaban o sa chan, pwede mong gamitin yun. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Jesus, Salvame. Okay, hihipan mo lang ganun. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Jesus, Salvame. Saka mo itarak, pwede yan. Tapos pambulid naman sa mga ibang ano, may ibang mga elemento, mga masasama elemento, mga elemento ito, mga diablo, ganun. Gamitin mo yung, pwede rin yung Kid Sigot Deus. Gamitin mo yan. At saka gamitin mo rin yung Ampilam Guam, Eximinaro, pwede rin yan. Pwede mong gamitin yung panilaw sa kanila, pwede yan. Mga sample lang yan. Sample lang, konti lang ibinahagi ko. Pero kayo na rin sa iba. Kaya nyo naman siguro yun sa iba dyan. Unti-untiin nyo lang, sabi ko nga sa inyo. Binabahagi ko yan para matuto kayo at some point. Yan ang isa sa mga bagay na natutunan ko nung panahon ako yung nagsisimula sa mundo ng spiritual at tinuro sa akin ng mga mabubuting gabayan at ng dakilang isa na mabuti sa kitaasan. Gamit ang mga Sator. Kaya natuntun ko ang mga patungkol sa Sator. Kaya sa iba naman na nagugulumihanan, o sabi ko nga yung mga baguhan pa lang sa inyo dyan, ay hingi nyo sa dakilang isa ang basbas nyo at wag po kayo maliligaw ng landas. Ibinahagi ko to sa inyo, hindi para kapag makapagpasampa kayo, ay makapagyabang kayo. Ano. Ang sa akin lang, maging mapagpakumbaba pa rin kayo. Mas maganda na lihim ng inyong pagkatao, lihim ng inyong mga gamutan, mas mainam, at tahimik lang din kayo, pero gumaganap kayo. Kasi nakikita ng dakilang isa ang inyong mga ginagawa. Ayos yung mga ganun bagay. At ito, sample lamang sa ibinahagi natin. Sabi ko, marami pang uri ng mga pwedeng pagpapasampa, pero yun yung binahagi ko sa inyo ay yung panahon na ako nagsisimula pa lamang. Ginamit ko ang mga susi ng Sator gamit sa isang bagay, kaya napasampa natin yung mga ano na yan. Papel lang ginamit ko talaga, papel. Yan ang unang-unang pinaka-medium ko. Spiritual medium na ginamit ko is papel. Para malaman nyo lang. Ngayon, pagkayari ito sa iba, tinatapon nila, pero sa akin hindi. Kapag sinulatan ko itong papel na ito, itong papel na ito, ito ang magiging retablo na hawakan ng isang tao na naalihan o na
pinapinsala ng kahit anumang sino mang halimbawa nila lang, mga nadali ng ano, ng manunusok at iba pang mga ano diyan elemento, kung sino man mga gumagambala sa kanya, gagawin din niyang retablo ito. Para malaman niyo lang. Yan ang magiging retablo. Itatago niya ito. Pwede niya lagay sa wallet niya o sa ano. Basta ngayon, kapag lumalabis ang isang tao, ang sinyalis dyan, mawawala ang retablong ito kapag siya lumalabis at nawala yung paniniwala niya at parang binaliwala niya yung mga bagay-bagay. Yan ang suhudyat na tinanggal ulit ng mga gabay. Kasi kukunin ng mga gabay ito kapag talaga hindi kakarapat dapat. Kaya sa mga tao na mga baguhan dyan, kung sakali man na magamit nyo yung tinuro natin ngayon, swerte nyo, sabi ko nga sa iyo, kung sa akin umubra, subukan nyo rin sa inyo, malay nyo lang. At sabi ko, hindi naman lahat ng pagkakataon ay pare-parehas, pero sa akin lang, ibinabahagi ko sa inyo yung aking personal na karanasan para malaman nyo. Ang tawag ko dito ay yung tinatawag nilang kombinasyon aura na sa pamamaraan ng isang retablo, na isang papel o pwedeng iusal, pwedeng isulat dito, na pwede mong gamitin pangipit ito. Pero hindi ko pinag-iipit to. Ang ginagawa ko dito, yung iba pinag-iipit nila, pwede iipit sa ganyan. Ako naman iba, pinapahawak ko sa tao to. Kapag nahawakan ng pasyente ito na gano'n niya, kapag siya'y naalihan talagang mapapaganon yun, magugulat at magugulat. At mararamdaman niya yung init na papel na to. Katulad ito, itong papel na to, mainit niya, ramdam ko. Sabagat kung sa grado ito. Ngayon, itong papel na to, itatabi ko rin to. Kung sinong magmayari nito, kung sa grado naman na to, pwede ko na rin gamitin pang ipit to. Saka sakali man na pangmaramihan ng gamutan, pwede mong magamit to. Sa papel na pwede. Pero sabi ko nga sa inyo, pwede mo magamit ito sa pangkalatan din at magiging retablo na ito. Di ba? Napakadali guys. Di ba sa totoo lang? Hindi mo kailangan na medal yun. Ito lang. Papel lang. Simpleng papel lang. Makapasang papel ko sinong kalaban na yan. Kahit ano pang elemento yan. Tatawag, tinawag yan, tinawag yan. Pero gamitin mo yung ano, yung puter pondot makod no, at balabal ng dakilang isa ng ano, ng satora. Lahat, pati yung mga sinabi ko dati. Kompletuhin mo yun bago ka magsimula. Para sigurado ka, talagang hindi ka nila mabubutasan din. At bukod doon, sabi ko sa inyo, nakaantabay ang mga gabay. Ang binabagi ko sa inyo ay personal na karanasan ko. Ewan ko lang sa iba, sabi ko nga. Ang tawag ko dito ay retablo, kombinasyon aura na konsagrado na papel na pwede mong ilagay o pahawak sa isang tao. Na kayang-kayang tumawag o magpasampa kung sino man yung tatawagin mo sa mundo ng spiritual. Isang bagay lang itong binabagi natin, sabi ko nga sa inyo. Maraming uri ng pagpapasampa, pero ito'y binabahagi ko patungo sa Sator. May mga iba pang mga bagay na pwede pang ibahagi ng pagpapasampa. Pero sabi ko nga sa inyo, ingat lang din kayo. Siguraduhin nyo bago kayo magpasampa, siguraduhin nyo handa na kayo. Kasi kapag napasampa yan, natawag yung kalaban, diyan magsisimulat yung tawag ng spiritual combat. Kaya sana, good luck sa inyo, sa mga baguhan dyan, sa mga, sabi ko nga, kung kayo matawag, matawag man ng iba, pasensya na lang. Kaya binahagi ko na ito, kasi panahon na. Masyado na rin matagal. Masyado nang natatagalan na ako sa panahon na nagtuturo tayo sa mundo ng espiritual. Ay yung mga estudyante natin, sabi ko nga sa inyo, ay nagugulumihan lang kung ano nangyayari na, kung saan-saan ang parang mga paro-paro na lipat-lipat na naman. Kung saan-saan nagahagilap na kung ano-ano. Narito lang po. Kapag natanggap nyo yung libro, nandun sa libro yan, sabi ko sa inyo, sa lahat ng mga taong nag-ahayag yan at sana itayag natin yung katotohanan at sa iba naman ng mga tao na mga baguhan pa lang din, ay pasukin nyo yung channel, sikapin nyo mag-sumama dyan, magpa-member din kayo, meron tayong join button dyan, mamili kayo dyan, at sabi ko nga sa inyo, sa mundo ng spiritual, huwag nyo limitan ang sarili nyo. Ang ibinabagi ko sa ngayon ay isang bagay lang sa mundo ng spiritual. Ito ay isang bagay o isang papel, ngunit sa patingin na iba, isang papel lang. Pero kapag ginawa ka ng may naalihan ito o may karga, talagang mamimilipit yan. Talagang pag ginawa ka nyo ito, kasi sa akin kasi hindi iniipit, ibang pamamaraan ko iba, talagang pag ginawa ka yan, pag may karga yan, talagang mapapaintad yan. Kasi yung mga gabay na tinawag ko na yun, yung mga gabay ng Saturn na yun, yun sila ang hahawak dyan. Kaya mapapansin mo, kapag ginawa ka nila, sa sobrang dami nila, anim sila o lima o pito, talagang hindi makagalaw. Kung hindi pa, hindi mo pa sabihin na pakawalan nyo na muna. Para makagalaw siya. Sa mga iba naman na mga ano, ewan ko lang ha, sabi ko nga sa inyo, ito ay personal na karanasan ko at pasintabi rin sa iba. Kung umubra sa akin, sabi ko nga sa inyo, mali nyo, umubra din sa inyo. At naniniwala ko, umubra at umubra yan. Kasi binabagi ko sa inyo yung mga bagay na yan. Sa iba naman, ibang binabagi nila, pero ako nababahagi ako ng ganitong bagay. Kaya, salamat sa dakilang isa na bumuti sa kitaasan sa pagkakataon na binigay niya sa akin. At binabahagi ko rin naman sa inyo yung bagay na ito ngayon. Sana magamit niyo yung aking binahagi sa ngayon. Kaya mahalaga, hanapin niyo yung 25 susi ng Sator-1, yung detaw nilang Arsoktom,
sa proteksyon, Rembeklamet sa lunas, Emersocom sa kaligtasan, isama nyo rin yung Amdator, kontra masamang poder, Tutaraem, gamot, at yung Aratom sa kaligtasan. Isama nyo yung mga yan. Consagrate nyo yan, usalin nyo sa papel na to, consagrate nyo, inulit ko, pwede mong mantran yan, pero kung hindi ka pa kilala, pwede mong mantran, kailangan mantran, pero pag kilala ka na ng mga gabay, usalin mo lang sa pamamaraan tatlong beses, usalin mo yan. Katulad ng binanggit ko kanina, saka consagrate mo siyang muli. Medyo mahabang proseso, pero mapapasampa mo yan, hindi pwedeng hindi. At bago ka magsimula, hingihin mo muna ang papel na to rin sa dakilang isa na mabuti sa kaitasan, mapagana mo to. Yan ang mga bagay-bagay. Pwede mo yun, yung bagay na yan, pwede mo ibalong sa susi, hindi lang sa papel ha. Pwede rin sa kahoy, pwede rin sa balahibo ng manok, o balahibo ng isang ibon, pwede yan. Yan, maraming bagay. Kaya maintindihan nyo lang. Yan ay isang bagay na bilagi ko para mas maintindihan nyo. Okay, maraming salamat po at hanggang sa muli po at God bless po sa inyo lahat. Pasensya na kayo, medyo nagiging busy ako sapagkat ako yung nagtitinda at marami akong ginagawang inaasikaso mga bagay-bagay. Hindi man tayo nakapag-live. Pero sa kanya sabi ko nga sa iyo, naririto ako at nagre-reach out ako sa inyo. At shoutout po sa lahat ng mga Satorians dyan sa mga panigusulot ng mundo kayo naroroon. At anumang bagay sa mundo ng experience ko, sabi ko nga, maging mapagpagkumbaba kayo kahit natanggap nyo na ang inyong basbas at ang inyong pag-mission. Mas mainam na, sabi ko nga, mapagpagkumbaba lang kayo sa lahat ng pagkakataon. Huwag po nyo kayo maging mapangabuso. At sabi ko nga sa inyo, sa pagdating ng araw, maging pantay-pantay matay sa mundo ng spiritual, maging mapagpagkumbaba lang kayo. Hindi naman kailangan na, nandun pa rin dapat yung respeto nyo sa bawat isa sa atin. Tayo-tayo, nag-respetuhan pa rin. Baka malayo man lang inyong marating sa mundo ng spiritual, ay nagpapasalamat ako sapagkat sabi ko nga sa inyo, sa ibang mga gumaganap din dyan, nagambanan ko na maayos ang aking pagbimisyon sa inyo at hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo lahat. Gayun din po sa dakilang isa na sinabihan niya ako na naging successful ang aking binahagi ng mission sa akin. Sapagkat na-multiply ko ang katulad ko sa sarili ko, nagkakaroon ng na-multiply ang katulad ko na mas dumadami pa ang nasa planig ng personal liwanag at ng mga gumaganap din. Sa lahat ng mga gumaganap dyan, sabi ko nga sa inyo, ugaliin nyo na manalangin sa dakilang isa na mabuti sa kaitasan. Siyang unahin nyo muna. Ang mga bagay na binabagay sa inyo ito ngayon ay pangalawa lamang yan. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag yan ay hinihiling mo sa dakilang isa na mabuti sa kaitasan, magiging mabisa yan. Magagamit at magagamit mo yan. Good luck sa mga taong susubok nito. Sana magamit nyo. At good luck din sa mga kalaban na mapapasampa. Pasensya kayo, sabi ko nga sa inyo. Kailangan ko nang ibahagi ang bagay na ito para magkaalaman din. Para malaman natin, sabi ko nga sa inyo, sa mga tao na yan ay nasa sa inyo po. Kaya mas maganda, itigil nyo na yung mga ginagawa nyo masasama. Isuko nyo sarili nyo sa dakilang isa na mabuti sa kaitasan. May paraan pa para magbago. Pakasakaling sabi ko, baka matawag kayo, mahirap. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po.